17 years na po ako nagtatrabaho sa Anglo American School as a school physician. Hindi naman po sa pagmamalaki, talaga pong mataas ang respeto sa akin doon dahil ako po ang doctor ng buong Anglo American School at halos marami pong nationalities ang nag-aaral po doon. Diplomats ng mga American, US Embassy, British Embassy, and Canadian Embassies. At ganoon din po yung mga iba-ibang klase na iba-ibang embassies dito sa Moscow. Nagsimula po ako dito bilang isang student, exchange student ng medicine. Hanggang sa makatapos po ako dito at nakakuha ng trabaho sa Anglo-American School. Ang nagtulak para ako mangimang bansa ay para maiahon ko po ang aking mga mahal sa buhay sa kahirapan. Malaking bagay po talaga ito na at nagpapasalamat ako na sa lahat sa Panginoong Diyos at sa aking mga magulang at nagkaroon ako ng pagkakataong marating ko ang matupad ang aking pangarap at nabibigay na ibabahagi ko sa kanila kung ano man yung nararating ko ngayon. Maraming hirap din na pinagdaanan kami nung simula ng estudyante kami kasi medyo limitado yung aming allowances noon at saka hindi kami masyadong nakakapag-communicate sa aming families back home kasi nga wala pang internet noon, wala pang masyadong mabilis na paraan para makapag-communicate kami. So sobrang homesick siyempre at saka kulang nga sa budget. So, natututo kaming magtinda ng bote para magkaroon ng pandagdag sa aming allowance. Ibang culture shock, siyempre kasi hindi namin pa una sa lahat in-expect na dito ako mapapadalang mag-aral sa Russia. So, of all places na pinangarap kong makarating sa iba-ibang bansa, dito sa Russia. Pero nung nandito na ako, na-meet ko ang maraming iba-ibang lahi ng tao at nakita ko na maganda ang sitwasyon ng pamumuhay at saka ng pagkapwa-tao dito sa Russia. Matagal din po akong naging Filipino Association in Russia president. So, bukod po sa aking skills bilang isang doktor na nakakapagbigay ako ng libreng check-up, libreng panggagamot sa ating mga kababayan dito, nakakapagturo din po ako ng aking talento na ibabahagi ko rin po sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga cultural dances para sa Philippine Embassy na ipapakita namin dito sa Russia kung ang ilang bahagi ng kultura ng ating Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasayaw. Sa pagtuturo po ng aming mga sayaw, na ipapakita natin sa mga bata ang kaugalian at kultura na aming kinagisnan noon. So, sa ganyang paraan, pwede lang maipagpatuloy sa paraan ng pagsasayaw. Isa po akong Duterte. At simula pa lang po nung kumpanya ni President Duterte talagang kasama ko po ang aking buong pamilya para sa pangangampay niya sa kanya. At malaki ang aking bilang isang OFW dito sa Russia. Sobrang-sobra po ang aming kagalakan nang siya ay maupo bilang isang presidente. Dahil galing din po ako sa mahirap na pamilya. So, nabigyan kami ng pag-asa para sa bagong pagbabago ng pamumuhay sa Pilipinas. Gaya din po ng nakakarami, una sa lahat yung anti-drugs at saka yung corruption po. So, malaking impact po sa amin yon na talagang patuloy at malakas ang laban natin para masuk po ang drugs sa Pilipinas at saka yung corruption. Sobrang excited po kami at matagal na po namin hinihintay ang pagkakataong ito at kahit man lang sana makita namin siya ng personal at marinig yung kanyang mga sinasabi ay malaking bagay po para sa aming mga OFW dito sa Russia. Gaya po ng ibang mga kababayan ko dito sa Moscow, hindi po dahilan ang kahirapan para marating natin ang mga pangarap natin sa buhay. So patuloy lang lamang po tayong magsumikap at mararating din natin ang ating mga minimum.